Hello and how's it going, guys? This is Jaxicol again and welcome back to my channel. So for this video, hindi ako mag-unbox or magbubuwas ng anything. Yun, yung idea ng video na to is nakuha ko lang sa tropa ko and sa barkada ko from nung bata pa ako. So yun, nagtanong kasi siya nung kagabi na pre, paano ma-preserve yung insoles ng sapatos mo? Kasi nga maganda yung insoles ng sapatos niya. Kung hindi nyo alam insoles, yun yung nasa loob. And usually may designs yung mga insoles natin na nag-fade over time. Lalo na yung Nike kasi hindi naman sila permanent yan. Tapos yung mga design ng insoles is nabubura yan over time. And yun, kung gusto nyo lang ma-preserve or mapatagal, meron kasi ako mga tips and tricks na mga ibibigay sa inyo para sa video na to, para ma-preserve and mapatagal yung condition na maganda yung sapatos nyo, no? Sisimulan natin. So usually, hindi ko alam kung ilan to pero makikita nyo na lang kung ilan in the video. And yung mga gagamitin kong materials or parang gamit na ipapakita sa inyo pang preserve sa kanila is makukuha nyo lang din sa bahay or mabibili nyo sa Shopee ng mga murang alaga lang, hindi naman siya kamahalan pero magagamit nyo naman siya ng matagal sa sapatos nyo and maraming sapatos nyo yung mapaggagamitan nyo, no? So yun lamang, no? So yun. So ang unang pangkwan sa insoles, ang pang-preserve sa insoles is scotch tape. Yes, I know it's weird pero it helps kasi na mag-keep intact yung design ng logo or kahit anong nandun sa sapatos nyong insoles. Kasi nga sabi nga ng tropa ko na maganda daw yung insoles ng bagong bili niyang sapatos. So gusto niya daw ma-preserve, so sabi ko scotch tape. Ito scotch tape, hindi niyo kailangan ng electric tape or anything. Scotch tape ang kailangan niyo. So unang-una, syempre aalisin niyo yung insoles. Pag aalisin niyo yung insoles, ayan. I know mahirap siyang ibalik pero kailangan niyo siyang alisin lalo na pag fresh pa yung sapatos niyo kasi mas madali siyang alisin. In time kasi pag nadadaganan siya sa loob ng sapatos niyo, mahirap na siya alisin. So mas prefer ko na pag fresh pa yung sapatos nyo, dun nyo siya i-apply. So ito, nakikita nyo yung Polaroid. Imprinted yan sa loob ng insoles. So alam nyo over time na maaalis yan. So para ma-preserve yung condition nya na nandyan lang siya lagi, lalagyan nyo ng tape. I-measure nyo lang kung gaano kalaki yung kwan, yung design. Yun. So I know weird yung method na to. Pero yun. In time nga, mapre-preserve nyo yung design ng insoles ng sapatos nyo. Usually, madami yan. Meron pang check dito eh. Tapos ito. Insoles. So, ganito yung itsura niya pagka nakalagay na siya sa insoles nyo. Yan, may tape siya. Kasi pagka hindi nyo nilagyan ng ganito or ano kasi ito? Pag napudpud nyo na siya or maraming use nyo na ginamit yung sapatos nyo, ganito yung magmayayari sa kanya. I think nawala. Ito. Nakita nyo. Wala na yung gagamba sa loob ng print na itong SB Dunks. Ay, ng Dunks ko na to. Ng sapatos ko na to. Kasi maraming use nang ginamit to. Maraming lakad, maraming places na itong napuntahan itong sapatos na to. Kaya yun, naalis na yung design ng insoles niya. And yun yung isang mali ko nung binili ko yan. Hindi ko nilagyan ng protection or anything. So this is the number one na pang protect ng insoles. Yun yung tip number one na mabibigay ko sa inyo. Yun. So yun, protected na insoles nyo. Matagal na yun maalis kasi yung friction ng scotch tape is nandyan lang sa loob. Hindi siya magagalaw-galaw dahil yung foot nyo is di naman gagalaw-galaw sa loob kasi masikip yung sapatos nyo. Wala siyang movement na mangyayari. So permanent siya dyan sa loob ng sapatos nyo. So yun yung tip number one. Tapos this is the tip number two na magpre-preserve sa sapatos nyo na maganda sila over time. So this is silica gel yata tawag dito. So meron ako nito kasi marami akong collection na pinoprotektahan para hindi mag-yellowish, no? So usually nag-yellowish yung mga sapatos over time pag hindi sila nagagamit and nasisinagan yata ng araw or na-pre-preserve, nawawalan ng oxidation yung tawag nila.
So, itong silica gel na to, ilalagay nyo lang yan sa box. Pwede rin ilagay nyo lang siya dito. Ayan. Basta, overtime din naman nag-yellow yung mga sapatos ko, lalo na yung mga whites ko. But, ito yung isa kong pagkakamali nung naiwan ko sa lockdown yung sapatos kong Stan Smith. Naiwan ko kasi yun sa lockdown ng over 6 months sa Baguio. Tapos, yun, hindi ko na lagyan ng anything. So, walang oxygen na pumapasok sa kwarto ko kasi nakalock yun nung iniwan ko. Tapos, lahat ng windows nakalock. So, yun. Ito yung nangyari sa kanya. So, ito. Mukhang ukay-ukay itong sapatos. I used this pair for over 3 years. Second year kasi regalo to ng mama ko. So, kita nyo naman yung yellow niya no, sa soles. Nag-ultimate yellow na siya. Pero nung ginagamit ko to, super white nito, makikita nyo dun sa ang kong cover photo ko sa Facebook. Yun, super white nito nun. Ayan, yan yung nangyari. Hindi ko nalagyan ng silica gel or any oxidation. That's the tip number 2. Silica gel or any oxidation na mga chemicals na pwede nyong ilagay sa sapatos nyo. So, yun. Trick number 3 naman, no? So, hindi ko alam ano tawag dito. Pero, this is a tip lang. Ito, padala lang sa akin to. Yung paglagay sa sapatos ng para mabalisan, mag-i-slide down lang siya. Pag inilagay nyo siya dito, mag-slide down lang yung panya. So, mabilis nyo lang maisuot yung sapatos nyo. Although, mabilis lang naman talaga magsuot, this is just a very convenient way para ano to para maisuot mo yung sapatos mo nang mabilis lalo na pag nagmamadali ka ano. So yung trick number 3 yun, tip pala, hindi trick. So meron pang isang tip lalo na pag marami kayong sapatos tapos hindi nyo nagagamit yung iba tapos bago pa yung iba tapos wala pa kayong planong gamitin kasi investment or gagamitin nyo sa future, parang ganun. So matanggal ko pa ito gagamitin kasi wala lang, hindi ko pa trip gamitin. Yun, so this is my fossil rose, no? So, nakalagay siya sa, anong tawag dito? Ito, cycling, cling wrap pa. Cling wrap yung tawag sa kanila. Nabibili nyo lang to sa mga department store, palengke, or Shopee, kung saan nyo gusto. Bumili ng ganun. Pero ang pangalan niya is cling wrap or wrap, parang ganun, plastic wrap. Yun, ma-preserve niya kasi yung condition ng sapatos niyo as new kung kailan niyo siya binili. Although mag-ingat lang kayo sa pag-preserve kasi minsan may time na mag-yellow to if hindi niyo nabigyan ng enough oxidation, parang ganun. Parang hindi niyo napapa hanginan, ganun. Yun yung term doon. Yun yung isang pangit doon kaya. Yan, para ma-preserve nyo yung gamit, yung sapatos nyo over time, kasi matagal nyo pa siya gagamitin, lagyan nyo siya ng cling wrap. It's a very useful materials or parang pang-preserve ng sapatos. So, yun. So, yun lahat. So, apat yata yung naibigay kong tips and tricks, ganun. Parang hacks para sa mga sapatos. Usually yon. Kaya yung mga iba kong pair is mukha pang bago. But usually yung mga ganito, huwag nyo itapon sa sapatos nyo kasi kailangan nyo to sa anti-crease or kumbaga pagkatapos nyo na gamitin sapatos, ibabalik nyo lang to. Usually, shoe tree. Yung mga pinsan ko kasi, yung pinsan ko kasi isa, kinuha niya yata yung shoe tree ko, hindi ko maanap. Ang siya dito sa loob ng sapatos nyo para maiwasan yung dito pag crease. Yan. Usually konti lang yung crease sa akin eh. Yan. So yan, yun yung mga tricks and tips na maibibigay ko sa inyo. So salamat sa idea sa tropa ko na. So nag-idea ako para sa video na to, ma-share ko lang man lang yung mga nalalaman ko sa pag-preserve ng sneakers ko. So yun lamang and maraming salamat sa pag-subscribe kasi naabot ko na yung monetization point ko last month nung May. So maraming salamat sa inyo sa pag-like and pag-comment pati pag-subscribe, lalo na sa pag-subscribe. Kung may tanong pa kayo or parang mga ideas na pwedeng ibigay sa iba, just comment it down below sa video na to and I really appreciate
the ones watching me kasi sobrang hindi naman parang nag-rocket yung views ko pero umaabot na kasi siya sa 3 digits usually. So yun, thankful ako doon and maraming salamat sa mga tropa ko, sila Kurt, lagi nagko-comment yan, laging number 1. Salamat sa lahat, no? So yun, and this is Jaxicool and I'll see you again on my next video. Goodbye.